para kang pakbet aking sinta. Pak na para kasi kaya bet na bet kita. Kaya kapag mapait ka na naman at hindi maipinta, kabisado ko na ang saktong sangkap kung paano ka matimpla. Kapag ang tengang kawali mo ay umiinit at kumukulo ang mantika sa iyong mukha, maglalagay ako ng bawang para lamang lahat ng aswang na umaaligid sa iyo ay mawala. Luya, pampaalis ng lansa, ng kate, dagdagan ng sibuya sa mga sugat na humahapde, kamatis para mabalanse ang tamis ng labis kung pagkakamis ng mga yakap mo't halik. Siya ang aking tagaluto ng aking pinapaluto. Ang kanyang paboritong iulam ay puro talong. Totang talong. Geng-geng to ah. Mukhang geng-geng to ah. What's up bro? What's up geng-geng? So, anong pangalan po nila? Antonio Batan. Antonio Batan. Okay, taga saan si Antonio Batan? Mula pa po ako sa Batangas. Batangas? Saan sa Batangas? Mataas na kahoy Batangas. Oo, oh, mataas na kahoy. Totoo ba ang sa mataas na kahoy ng Batangas, walang mababa doon na kahoy? Pag natumba. Alright. So, ano si Antonio Batan? Bago natin simulan kung ano man yung dala-dala mo. Sino ba si Antonio Batan? Ako po ay isang spoken word artist. Spoken word artist. So, it means... Ay, para kasi Queen Yasmin. Isa pa gusto. Tama, ganun 'yan, 'di ba? Poet, spoken in English. Ganun ba 'yan? Ganun ba 'yan? Okay. Poetry. Poetry? Ano poetry? Poetry. Alright. So, isa kang ganun. Ano 'yung dala mo sa amin ngayon? Ito 'yung jacket na ginamit ko nung una akong nilabas sa TV. Lumabas ka na sa TV. Ah, yeah. Pilipinas Got Talent, Oh. Ayan, pictures ko. Pilipinas Got Talent. Aba, Antonio Batan. Oh, 18 years old ka. Anong year to? 2018. Semi-finalist. Hindi ka mabat ng finals. Oh. So, ano yung binibenta mo? Yung jacket na suot ko nung video na yan. Ah, ito yung jacket na to. Okay. So, sige, labas natin yung jacket niya. Nakalkal ko lang siya sa baul eh. Tinago siya ng lola ko kasi idol na idol din ako ng lola ko. Shoutout kay lola. Ayan. Ayan. So, ngayon anong ginagawa niya, Antonio Batan? Ngayon po ako ay nag-switch into rapping. Pagra-rap, battle-rap. Oh, battle-rap? Ah. Battle-rap, ikaw ba yung kapustahan ko noon sa flip-top? Ikaw nga yun, yung sa nag-message siya akin random. Oo. Nakita ko post mo nun eh. Nagpe-flip-top ka ba? Battle rap, aiming na aiming, mapunta. Aiming, mapunta sa liga na yun. Pero ngayon sa liga ka naglaro? Sa Motus Battle League, kay M-Side. Alright, tapos, Sunugan, kay Kuya Mike Swift. Okay, tapos flip-top, syempre. Alright, so nasa liga ka pala din ng hip-hop. So, bago ko tanungin kung magkano yan, gusto ko lang marinig. Anong ginawa mo dito? Bakit ka napunta sa Pilipinas Got Talent? Mahabang ano rin eh, pero natuto kasi ako nung elementary, nagsusulat na ako ng kanta. Oo. Tapos nung high school ako, natuto rin ako mag-rap. Ayan, sina Looney. Wala pala, may mic ka pala. Wala ka pala mic. Sige, okay. Ayan, nung high school ako, natuto ako mag-rap. And nung college ako, nagteatro ako. At nung nagiging viral na yung mga videos na spoken word poetry, nasabi ko sa sarili ko na kaya ko rin. Oo. Tapos ang ginawa ko, pinagsama-sama ko yon, paggawa ng kanta, pagra-rap at teatro sa isang performance. Tapos sumali ka ng Pilipinas Got Talent. Ano yung audition piece mo rito? Pakbet? Eh hindi ako papayag ng walang sample yan. Walang sample. Sample ng pakbet! Para kang pakbet aking sinta. Pak na para kasi kaya bet na bet kita. Kaya kapag mapait ka na naman at hindi maipinta, kabisado ko na ang saktong sangkap kung paano ka matimpla. Kapag ang tengang kawali mo ay umiinit at kumukulo ang mantika sa iyong mukha, maglalagay ako ng bawang para lamang lahat ng aswang na umaaligid sa iyo ay mawala. Luya, pampaalis ng lansa, ng kate, dagdagan ng sibuya sa mga sugat na humahapde, kamatis para mabalanse ang tamis ng labis kung pagkakamis ng mga yakap mo't halik. Ay, ang galing! Ako kaya ko yan. Meron ako naisip. Sa pakbet.
Sir Raymond, salamat, salamat, thank you. Hindi ako papatalo sa'yo. Kalokohan yan. Pakbet sa'yo, akin naman, Boka. Ano yung Boka na yan? Si Boka kasi ay ang aming katulong. Siya ang aking tagaluto ng aking pinapaluto. Ang kanyang paboritong iulam ay puro talong. Tortang talong, pritong talong, inihaw na talong. Minsan naman sa isang linggo, puro paksiw. Paksiw na bangus, paksiw na galunggong, paksiw na kung ano-ano pa, na meron kasamang bagong sa gilid. At isa pa niyang paboritong lutuin ay, nakalimutan ko na. Yun si Boka. Alam, di ba si Boka nagluluto? Uh-huh. Alam mo ba ang paborito niyang inumin? Ano? Cook. Cook? Bakit cook? Nagluluto eh. Di ba, cook? Ah, cook. May piyasa ako para kay Boka. Ano? Oh, di ba puta naging Boka na to? Ano na may piyasa ako para kay Boka? Kung susukatin ang pagmamahal, kukulangin ang sumatotal na mga buhangin pagkat pagmahal ay laging nagiging hangal ang puso natin. Literal pala kapag sinabing minimal man ang ating mga panalangin, tipikal ang biyayang iahain basta't pagmamahal ang itinatanim natin. Madalas tayong masakal sa pisikal at emosyonal at ang puso ay nagiging alanganin, pero sa patagal ng patagal ng patagal ay nakukuha na nating sanayin. Madalas tayong paluluhain kung sakaling hindi man palarin at malasin, pero tandaan mo Boka na hindi mali ang magmahal. Mali lang talaga mga minamahal natin. Hoy! Gusto yun ha? Ang galing. May rhyme scheme. May wordplay. Merong metaphor. Oh, may bars. Four bars. Set up. To eight. Oh. Ang galing mo. Believe ako sa'yo. Ang galing mo. Mahirap yan ha. Meron kasi ako kilala si Esopo. Pero ang galing mo. Ang galing ka. Kaya bagay ka sa rap battle. Actually, bagay ka sa rap battle kasi technical yung pag-atake mo. Hindi sama mo lang ng entertainment. Kasi yun yan ngayon, yun yung forte ka na. Technical ka. Yun yung kinakagat ng tao. Entertainment. Katatawanan din. Nandiyan, kailangan all in one package ka nandun ka para ma-breakthrough yung mga ganyan laban. So, bumalik tayo dito. Magkano mo ito binibenta? Yun na nga eh. Napapaisip nga ako dito eh. Magkano mo binibenta? Ako. Sige, mauna ka. Magkano mo binibenta? Hindi kasi, napaka-memorable nung pyesa na to. Kasi ito yung pinakaunang spoken word performance sa lahat ng Got Talent franchise sa buong mundo. Tapos ito rin yung isa sa mga naging dahilan kung bakit naturing na talent ang spoken word. Ng mga unang panahon kasi hindi mo makita sa mga talent competition yan. Pwede yun, boka-boka. Ano, yun, si John, nakasama ko rin siya sa, si J. Roa. Ah, si John Roa. Nakasama ko rin siya sa perform ng Wish Bus. Ako rin yung kauna-una spoken word artist na nakapag-perform sa Wish Bus. Sa kanta niyang Ox lang. So, nag-ganon ka rin doon. Aba, marami ka na palang na yun. Gawa sa buhay. So, magkano man binibenta yung jacket niya? Wait lang. Pinatanong, telepati ko muna mama ko. Ma, huwag ka sana magalit. 50? Wow! 50,000 pesos para sa jacket na na-feature sa Pilipinas sa Katalit na gumawa ng mga iba't ibang klase, mga liriko at mga salita na tugma-tugma. Damn! Dahil lang, 50,000 pesos. Walang bubulong sa'yo ngayon. Ako, ito, ano lang. Payo. Bigyan kita na, hindi naman payo. Ibigay ko yung take ko dito, okay? Yes, nasa Pilipinas ka, talent ka. Nakabot ka ng semifinals. Yung price mo, yung sure price, dali ko sasabihin sa mga followers, yung price ninyo is hindi ko, I will never contest yung value ng binibenta nyo. Kasi, hindi ko yan unang-una pag-aari. It's not mine, after all. Sa'yo yan. The hardships, yung mga pinagdaanan, the challenges, lahat yan, hindi ko rin alam yan. May kwento kayo niyan, na which is valuable for the owners. Pero ang lagi ko sinasabi is, this is a store where, syempre, if I buy something, I need to make some profit. Uh-huh. And tinitingnan ko din kung gaano siya magiging profitable. As of now, Antonio,
Wow. Hindi pa sapat na although na nasa Pilipinas got talent ka, you've been featured on sa Wish Bus, kasama mo si J. Roa, and nasa Rap Battle ka, and here is your jacket na suit dito. I think it will not be worth than what you're asking for. For my opinion. Okay? For my opinion. It's not, hindi siya sa lahat. So, sa'yo, the 50,000 pesos, baka nga maliit pa siya para sa'yo kasi sa pinagdaanan mo. Mm-hmm. Kaso sa akin, sa tindahan ko, I think it's not the right time to sell. You have a long journey pa ahead of you that you could actually, pag napag-usayan mo yan, ginagawa mo, mapapakusan mo, then magkaroon ka na sariling limelight, you have, nakatingin na sila sa'yo at kilala ka na, then maybe, if you get back here, dala mo ulit to, na isa't nagpasimula sa spoken poetry, definitely there would be, baka yung price na yun mabigay ko na, or mas sobra pa. Okay, so, intindihan mo kasi sa ngayon, ayoko rin itong tawaran. Kung tatawaran ko to, hindi ko siya matawaran kasi nga, mas gusto ko na makita ka pa sa long journey mo. Makita ko pa na maging successful ka, makatagos ka kung ano man yung gusto mo, then you'll be coming back here, dadalhin mo to na napaka-memorable sa'yo. Then there, wala na tayong pag-uusapan. Kasi, ay putain na, kilala ko to. Ganun na yun, di ba? So usually ganun yun eh. At tulad kanina, hindi kita namukhaan, pero nagkausap ni pala tayo dati sa Facebook, yun sa pustahan. So, di ba? So, it means, hindi ko sinasabi na hindi ka pa sikat or nasa journey. Kasi nauna din, ganun. At actually, ngayon, ako yung mga damit ko, hindi ko pa kayang ibenta ng may price eh. Kasi I don't think na ganun na ako. Kumbaga, siguro sooner or later, there will be a legacy. Diba? So, for me, I will take a pass. So, pero hindi natin sasayangin yung pagpunta mo rito na sa Batangas ka. To compensate natin yung travel niya. Kasi syempre, layo rin ang pinupunta mo dito. So, pero para sa akin, keep this. Make your journey worthful. Full of something na lahat kung ano yung bigay mo lahat. And maybe someday, eventually, bumalik ka sa museum ko. Hindi na dito, sa malaki na. Hindi na tayo mag-usap ng presyo. Pag sinabi mo pala, 50,000, baka hindi na 50,000. Okay, that will make me regret. Actually, kunyari, sumikat ka na. Talagang ano na, tapos dumating ka rito, mahal na yung benta mo niyan. So, kailangan ko siyang bibilin. So, magre-regret ako nung tangina, hindi ko pa siya binili dati. So, that's the story of life. You really need to go through a lot of challenges and journeys. So, malayo ka pa sa journey mo. Punta mo yung journey mo. And then, the time will come. Okay? Yes. Yes. Maraming salamat. Sana thank you din. Oo naman. Nagkaunawan. Okay? Keep it. Babalik ko muna to sa tindahan ko ng jacket. Ako, sabi ko nga, pag sinabi ko minsan, nagkakatotoo, keep it. Gawin mo yung ginagawa mo, kung saan ka magaling. Then, kita ulit tayo. Alright? Darating tayo dyan. So, toys to my men. Gang, gang. Yun, maraming salamat kay Boss Toyo. Actually, dinala ko lang naman talaga dito yung jacket para mas lalong i-uplift yung spoken word community dito sa Pilipinas. At yun, sana sa mga spoken word artists dyan na nanonood ng video na ito, sana ipagpatuloy nyo lang yung pagsusulat nyo ng tula. Balang araw, magbebenta rin tayo ng jacket kay Boss Toyo.